Pero the fact is, itong tatlong lumutang na pangalan na Inoferan na technically ay talagang Inoferan na at least itong nakalipas sa 24 hours nung post ay meron talagang roots sa media. No? So, is it a good thing na sila ay galing sa mundong ito o sa industry na ito tapos yung kanila pong pupuntahang posisyon para sa media talaga? Alam mo, Jovi, traditionally, ang press secretary and a spokesperson should really come from media. Mm-hmm. If you remember, nung panahon ni President Cory, ang una niyang press secretary or spokesperson was si Teddy Benigno. Mm-hmm. So, he came from Philippines and all the rest. And marami na rin yung galing media kasi they're supposed to communicate with the fourth estate, di ba? So, kailangan, normally and traditionally, dapat media person din ang magtatayong press secretary or spokesperson. But along the years, biglang nagkaroon na rin ng space, spasyo para sa mga abogado magsalita. Mm-hmm. One of the reasons why, dahil siguro, yung complexity ng governance, di ba? Hindi lang naman mere communication kailangan mo rin may knowledge ka, maintindihan yung mga problema sa bayan. Mm-hmm. And somehow, since we're quite a legalistic society, they felt that apart from a journalist, pwede siguro lawyer ang magsalita at magtayo bilang spokesperson. But talaga, kung iisipin mo talaga, tulad mo, Jovi, pwede kang, dapat ikaw maging press secretary kasi alam mo yung mundo ng journalism, ng broadcast, ng radio. So, traditionally, dapat sila. But hindi na ganun ka-klaro ang, or yung qualifications are not limited only to being a member of the fourth estate. Kaya we see lawyers, mm-hmm. we see, like si Trixie, abogado siya, pero blogger siya. Mm-hmm. So yung mga ganun, depende, ang importante lang marunong ka mag-communicate sa masa, uh-huh. you have a good yeah. relations with the fourth estate. Yeah. And ang pinaka-importante, yung may access ka sa Pangulo. Kung wala kang access sa Pangulo, ang sasabihin mo parati sa media, alam mo, at kayo, member kayo ng media, malalaman nyo, widow or buladas ang sinasabi ng press secretary, malalaman nyo kasi talaga, because a spokesperson and press secretary is supposed to speak the mind of the president, yeah. not his own opinion, not his or her own opinion, yeah. but the mind of the president. Okay, so yan na nga po, medyo na pahapilawan na ni Atty. Lacierda yung next kong question sana about yung access sa Pangulo. Isabihin, kung in the loop yung si press secretary at nalalaman ng lahat. Mas alam mo to, Attorney Edwin, yung ito nakalipas sa dalawang linggo, is it parang evident ba, katulad ng duda ng mga nasa Malacañang Press Corps o kami mga nandito sa mga tanggapan, na parang mukhang out of the loop na si Attorney Trixie ito nakalipas sa dalawang linggo, especially nung nangyari yung Singapore trip? Correct. Mm-hmm. Yung medyo it's quite obvious kasi for someone with experience and kayo ang recipient ng mga press con niya, mm-hmm. malalaman mo talaga kung ang tawag natin, di ba, parang sa piano yan, widow. Nagwi-widow ka na lang, wala ka talagang access mm-hmm. sa Pangulo. Kasi kung alam mo yung, you can confident, and mararamdaman nyo naman, Jovi, kung mm-hmm. may confidence magsalita, yung tagapagsalita, kung galing sa Pangulo yung sinasabi niya, mm-hmm. o yung sarili lang niyang opinion eh. Yeah. And mukhang talagang walang access. Partly siguro, ang alam ko kasi lumipat na sa UN Avenue yung Office of the Press Secretary. Panahon pa ni Secretary Andanar, they moved to, they moved to NEB, away from NEB na eh. Mm-mm. So, hindi, I really don't understand. Maybe there was something there. Pero, ang kailangan mo talaga access. To give you an example, nung panahon ko, si Pinoy mandated na kada meeting sa Palasyo, kasama ako. Yes. So, para alam natin, alam ng masa, alam ng media na hindi ako nagwi-widow. In fact, pinapagalitan kami, isang instruction sa amin, huwag kayo mag-widow. Kung hindi mo alam ang sagot, sabihin nyo, we'll get back to you. And I always mm-hmm. text mga MPC members or Malacañang Press Corps members, I'll get back to you. I don't know the answer to that. Pag sa text, no? Yeah. I don't want to, kasi pinapagalitan kami pag magbobola ka eh. So, sabi ko, you have to be credible. Yes, sabi ni Pangulo Aquino. So, yun talaga yun. Yung nakita mo talaga yung walang access. And I spoke to, I still have some connections with the MPC members na kukwentuhan kami. Mm. Ang feeling nga nila, parang walang access ang ating press secretary. Mm-hmm. Kasi ramdam nila na walang access si Secretary Trixie.
Ito, mag-follow up lang ako ng isa bago ko ipasa, Atty. Edwin, sa dalawang kasama ko yung mga next questions. Pero follow up ko lang, si Trixie na rin naman pinag-uusapan. Ano? You know, yun na nga, no? Hindi siya galing sa media talaga, pero siya ay nasa hanay ng mga vloggers, ano? O kaya yung mga social media warriors nila. No? So, ano kaya ang implication nito? So, ngayon, babalik sa doon. And we all know, nakita ni natin, na nalungkot yung sector na yun, at least yung sector na sila yung nasa hanay na magkakampi sila, no, ay nalungkot dun sa pag-let go, ano, o kaya pag-alis ni Atty. Trixie sa posisyon, ano. May epekto ba ito, lalo na at di wala pang 100 days, ano, yung kanilang sinuportahan na Pangulo? I think they should, kung alam naman nila, ngayon alam nang walang access si Secretary Trixie kay Pangulo Marcos, di ba kailangan nilang, they should, you know, well, at one point they should really commiserate with her fate, kasi dahil bilang kapwang vlogger, but the more important thing is the ability of the press secretary to communicate the thoughts of the president to the public. At kung hindi yun nagagampanan, kailangan talaga ng may mas capable na pumalit at mag-communicate sa kanila. As a vlogger, of course, syempre malulungkot ka, pero from the very start naman, Jovi, I remember guessing in your show, sabi ko naman talaga, wala naman talagang ano yun eh. I mean, hindi, whether galing ka sa vlogging or sa law or sa media, ang importante is may access ka sa pangulong pinagsisilbihan mo.